often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po. So have you conducted lately kung ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po. So have you conducted lately kung ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? Mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nagkakandak po kami ng lifestyle check in connection with cases that we're investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag ina-file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, where there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maaring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng tamang buwis. But para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials. But I cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Tinatanong ko lang po kung nagaganap like yun. Remind, yes, thank you, Mr. Chair. Last, ano na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na on memorandum circular number 1, section 6. So, yun na po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman. Thank you, Congresswoman Franz Castro.